Oh, ito. Ang sabi ko nga eh, maganda eh. Oh, tignan nyo ha. Oh. Yun ang nagsabi, hindi namumunga ang grip sa Metro Manila. Sa pusod ng Quezon City. Oh, yung mga kitang-kita, dalawang tangke pa, yan, dalawa-dalawa, nakakatuwa, Magandang araw, mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa aking garden. Kasi itong garden na ito is a work in progress. At kami ay nagtatanim ng iba't ibang uri ng fruit-bearing trees at mga vines. At isa sa mga nakakuha ng atensyon ng ating mga viewers ay yung grapes. Marami ang nagtatanong kung paano mag-alaga ng grapes. At kasama natin ang ating mga kaibigan si Ka Bernie at si Ka Esmie. O kayo mag-explain sa kanila, paano ba nabubuhay o paano natin nabuhay itong grapes na ito? Kasi ang akala nila, ang grapes nabubuhay lang sa malamig na lugar. Nasa Metro Manila tayo, pero nakita nyo naman ha, ito, ang dami natin mga grapes dito. Ang kompo kasi ang ubas, sa Europe, sa temperate country na may four season climate, kung lang po yan, pag summer lang ito namumunga. Summer. Uh-huh. Sa Pilipinas, puro summer eh. Puro, puro. Kaya pagdating ng autumn, winter, dormant ang ubas. Wala pong growth, walang shoot. Basta dormant siya. Uh-huh. Ang kwapo ng ubas, pagdating na ho ng yung spring. Pag spring na po ito, doon na po prune. Yun ang equivalent naman doon sa ating pruning. Pupruning natin yung ubas. Pagkatapos pag summer, yun ang harvest. Kaya sa ibang bansa, once a year lang sinag-harvest. Dito po sa Pilipinas, pwede nating anihin ang ubas, pabungayin ng buong taon. Kaya lang ang problema ko dito sa Pilipinas, yung ulan. Ayaw ng ulan ng ubas. Dahil kasi ito, nasisira ng sakit. Yung dalaw ng milyo, yung amag, yun po ang cause ng sakit na dala ng ulan. Pero pagdating ng tagaraw, gumaganda na uli. Yun ang time na pupruning tayo. Ngayon, ang gagawin po natin para kahit tag-ulan, hindi maulanan, ilalagyan po natin ng atip na plastic, yung greenhouse sa ibabaw. Plastic roofing na taas lang doon sa ibabaw ng balag ng ubas o baging mga dalawang pie para hindi masira. Kaya maganda po na yung ubas natin nasa harap ng bahay, tapos sa ilalim, itaasan natin yung balag, meron tayong lamesa, upuan. Kaya maganda kung dito na tayo kang maghuhuntahan. Nakaka-relax eh. Sa ibabaw nga namin, ang daming mga nakabagsak na mga grapes na. Ito po ay pinrunge pong ubas. Kasi yung ubas po, yung sanga nito, yung baging, haba lang ng haba, gapang lang ng gapang. Dahil may tatlong kwanto eh, may tatlong growing point yung ubas. Tatlo po, yung isa yung mahabang shoots, yung suloy yung mahabang baging. Pangalawa, yung kasama doon sa suloy na yon yung secondary shoots na pagka pinutol mo yung baging, lalabas yun, magsasanga. Yung pong namumungang bud, yung bukoy primary bud, yun po ang naiiwan doon sa katawan. Kaya pag pinuto natin yung suloy at saka yung secondary bud, matitira ko ngayon yung primary o yung namumungang buko. Kaya noon pa lang bubunga ubas pagka ating pinrun. Kasi ang iba, hindi nila alam may prosesong gano'n. Akala lang nila, pag nagtanim ka, bahala na, bubunga na yan on its own. Akala nila Para ilang brutas na kung saan bumubunga. Ito, kinakailang pabungahin mo. Tutulungan mo siya para bumunga. Pruning po ang tawag doon. Pruning. Hindi katulad ng mga prutas na basta namumungang kusa. Sa ubas po, pinuprun. Yung ang tawag doon, puputulin nyo lahat ng baging ay titira nyo lang yung mga prominent bud, yung mata doon sa magulang na sanga. Sabi nga nila, paano nangyari yun sa Metro Manila? Alam namin sa ano yan eh, sa La Union lang yan eh. Di ba? Wala naman sa Metro Manila sa Cebu, ganyan eh. Sa Cebu. Sa Cebu. Ibig sabihin, kung gugustuhin natin, yung nagagawa nila sa La Union, pwede natin gawin. Pwede sa Metro Manila dito. Yan. Kasi po, doon sa mga tabindagat, kaya doon maganda ubas, yung sea breeze,
Ito yung ikang lesser ang dapo ng sakit. Lesser ang dapo ng sakit yung kasi hindi masyadong sakitin ang ubas pagka merong sea breeze. Yung simoy ng dagat. Yun mga kasi mga protris naman, gusto may simoy ng bundok. Yung malamig na simoy. Kaya ganun po yung ubas. Kaya sa inland, mahirap po magpaganda ng ubas pagka lagi na ulanan. Kaya yun nga po kailangan natin, lagyan nyo ng atip na plastic para hindi siya maulanan. At kung kailan gumaganda ito, sa dito sa Lolan, sa dito sa Metro Manila, pagka tag-araw. Pagka hindi na ulan. Doon magbubunga yan sa panahon ng tag-araw. Doon bubunga sa tag-araw. Bubunga rin po yan kahit tag-ulan. Kahit anong parang bubunga. Sisira ng ulan. Takot sa ulan. So para ka mangyayari dyan, kapag medyo panahon na ng tag-ulan, magkaka-greenhouse ka, gano'n? Oo, maglalagay ka na mo. Maglalagay ka ng bubong. Pwede din pabungahin ulit. Para sa ngayon, mayroon kang mesa doon sa ilalim, kahit umuulan, andun din kayo sa ilalim. Rain or shine, ha? Rain or shine kayo doon. Ngayon, paano ka magsisimula sa pag-aalaga ng grapes? Paano ba ito? Magsisimula ba ito sa seed or sa seedling? Sa pagka-buto po, yung kinain yung buto ng ubas, matagal po itong mamunga, 6 na taon. Tsaka matagal bago lumaki. Baka mamatay lang pagdating ng ulan. Kaya ang ginagawa po natin, paugat. Yung ginagawa natin, paugat na ubas. Na marami pong variety. Yung unang variety po natin na ubas na dumating sa Pilipinas, dala ng Amerikano, yung sinasabi natin California Concord. Bilog po ang dahon nito. Bilog. Pabilog ang dahon, wala hong serration. Kaya makita natin na ito po yung ubas na parang kamoting baging lang ito. Cutting mo, madaling tumubo. Kaya lang po, maliliit at saka maasim. Kaya sabi ko nga, pag itong ubas nyo, panuka nyo na lang, sinigang sa ubas. Ngayon, ang maganda pong variety, sinasabi natin yung green variety, na ito po ay nagiging seedless pagka tinrit natin ng gibberellin, pag full bloom. Tapos yung pong red cardinal, yung pulang ubas, medyo maselan po ito. Kaya pagdating ng tag-ulan, ito ang unahan nyo, ilalagay nyo agad yung red variety na ubas. Kaya para meron kayo ubas sa buong taon. Yung modified pruning naman natin, yun na, puputulin nyo lang yung baging doon sa yung mahabang bago. Wari yung baging ay humaba ng mga 1 metro. Putulan nyo doon sa 1 feet kalahati, doon sa kalahati, itira nyo lang yung primary bud. Yung bubunga na ho yun. Tawag ko doon modified pruning. Para tuloy-tuloy yung bunga niya. At yun nga pong ubas, ito ang sinasabi ko, pinakamasunuring halaman na kahit sa birthday nyo, anniversary nyo, bumilang ko lang kayo ng 115 days, hinugho yun sa inyong target date na anniversary or birthday. Basta wag lang tatabaan ng bagyo o ng ulan. May chance na masira. So hindi rin pala ganun kadali, ano? Medyo kailangan talaga yung alagaan mo yung halaman. Alagaan mo yung halaman. Saka may knowledge ka kung paano gawin yun. Kung paano alagaan at yung may greenhouse. Madaling sabi, kung masakalit mag-uulan, safety. Pero ang lasa nito, pareho ba ito ng lasa ng mga nabibili mo sa mga grocery? Depende kasi una-una yung variety mo. Kailangan yung red, yung green, table grapes. Ang dami doon. Ito kasi yung unang tanim natin, ito yung wine grape. Wine grape. Maasim eh. Medyo maasim. Medyo maasim. Kaya yun ang itatanim natin, table grapes. So, yung green, red, variety. Tapos ngayon, pag may bunga na ito, lalagyan ho natin to ng nitrogen and potassium, yung bulaklak pa lang. Kasi pag hindi natin nilagyan, acidic ang lupa natin dito sa Pilipinas eh. Ay, kaya medyo maasim din ang bunga kung hindi lalagyan natin ng organic at saka yung 17-017 na fertilizer. Yun ang pampatamis, pampalaki ng bunga ng ubas. Okay. Ito ba mga seedlings na ito pwede mabili sa wildlife? Ay, ngayon po, pero matay available dito? Wala pa po ngayon at medyo magkasakit nga tayo, medyo pati halaman ho, nagkasakit eh. Atigil. Na-stress yung mga halaman. Na-stress din yung halaman. Kaya nagpapaugat na rin tayo. Nagpapanibago, nagpapatubo. Na banda po siguro mga Mayo, marami na. Marami na. Alright, dun sa mga kapamilya natin na gustong malaman pa ang ibang information tungkol dito sa mga halamang pinag-uusapan natin, paano kayo kukontakin? Doon lang po kami sa, meron po tayong pwesto sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center at saka po doon sa Central Luzon State University.
ano po yung ating pinakikitang mga puno na ito. Mm-hmm. At sa wildlife po, hindi lang po itong mangga makita nyo, lahat po, insulin plant, itong mga dwarf na duhat, yung giant duhat kang dwarf na may bunga, mm-hmm, yung mga barangay chico, yung mga gusto po talaga mag-garden na ang tanim nila hindi na sila mag-iintay ng matagal dahil sandali lang po ito yung mamunga. Andun po, pati yung mga technology, andun po. Mm-hmm. Sa Ninoy Aquino Parcel Wildlife Center sa North Avenue, Quezon City. Mm-hmm. At ang telephone number mo ay? Ang telephone number po natin ay 0917-511-4404. Kaya lang po, hindi tayo makasagot sa mga tanong na parang seminar, kundi yung sa text lang po tayo sumasagot. Dahil kumisan na, talagang sunod-sunod eh. Ang miss call na... Kitikit ang tawa. Kaya yung pag nag-text lang po, at saka yung meron po tayong, nagko-contact po tayo doon na wari seminar pagka araw ng Linggo na inya-anonsyo naman po natin sa Kabukiran, doon po tayo nagle-lecture. Para diretso po yung lecture. Kasi po, pag pa-isa-isa hindi na po natin kaya. May sakit na nga po tayo sa puso. At medyo... Kami ni Paring Esmie, nakita niyo na po ang itadami. Bagets pa rin eh. Hindi, pag siya napagod, ako ang ano eh. Tanong niyo si Esmie, kaya ako naman pagkakalipong mga, ang gusto niyo yung tanong, anong kailangan niyo, anong ituturo ko? Enjoy sila, kasi open ako eh. Nakahanda akong tumulong eh. Ayan. So, kung may interest ko kayo sa pag-aalaga ng mga fruit-bearing trees at gusto niyo pang malaman kung paano ito palaguin, kaya kontakin niyo ho si Ka Bernie at si Ka Esmie. Dahil lang po sila sa wildlife. Kahit na sa mga gulay. Gulay, pwede rin. Sa paggugulay. Saka, gustong-gusto ngayon nga yung backyard farming. Urban gardening. Unang panahon pa yung inyuso di ba? Bakit bako rin, ikinakalang magtanim. Yung pa mga gulay pala, pwede ba itanim yan sa mga ano? Parang yung sa pader lang? Pwede, basta naaarawan. Di ba? Kasi kung kulang ka sa space Kahit anong bawa. Pader-pader mo lang ilalagay, pwede rin. Kahit lang sa mga pinagbasyo ng mga mineral water, yung medyo malaki-laki naman ng konti, hindi yung napakaliit. Pwede mong isabit doon, ibitin. Ganun, makakagawa ka na ng kahit yung sili. Ako nga, pinagyayabang ko, may kalamansi ako nakalagay sa mineral water, maraming bungay, nakabitin ha. Hanggang nahihinog, kasi bawat nagiging bisita ko, pwede pala yun dyan. Saka nakaka-relax talaga kapag nakikita mo nasa paligid ka ng mga halaman. Sabi ko, yun ang therapy ko. Kasi hindi ka ba matutuwa nung pangkaraniwan lang akong farmer ka, mayamiya may bisita ako. Pwede po bang magpa-selfie sa halaman yun? Tutuwa lang kami, maganda. Paano bang tatanungin, paano po ba itinatanim yan? Hindi ko palang nadadala ang sunflower. Napakalalaki ng sunflower na gumugulang na. Yung pala, puro buti yung nakaikot na yung sa buhay. Yun ang susunod natin ha, yung sunflower. Dadalang kita, magugulat ka. Mag-usapan natin yan. Kung paano yan palaguin. Kung paano itinanim. Nagkasing panteko at gaplato. Thank you so much, Ka Bernie, Ka Esmie. Sa susunod ulit ha. I-update namin kayo sa mga usapang agrikultura at usapang pagtatanim ng mga halaman dito sa ating YouTube channel at sa Facebook. Thank you!